Mga kapuntos, magandang araw po. Welcome na naman sa ating Punto or Punto. At may kasabihan po tayo, ignorance of the Bible is ignorance of Christ. At kasama natin muli si Kapuntos Brother Francis Pilino. Ayon po sa ating pagsasaliksik sa ating Facebook page, ito po ang tanong galing sa ating kapuntos na si Vince Alcon. Father Darwin, tanong ko lang po, bakit po ba sa INC hindi nila kinilalang Diyos si Kristo? Ngunit pangalan pala ng sekta nila, Iglesia ni Kristo. Ano po bang batayan nila dyan? At ano po ang inyong sagot tungkol dyan? Maraming salamat po, Father. Kapuntos na Father Darwin, pakisagot po ang katanungan. Kapatid, ang paglilinaw sa magandang mong katanungan ay ito. Ang gagamitin nila, gagamit sila ng dalawang talata. At patunayan nila na isa lang ang Diyos patungkol sa Ama. Una, ang kanilang gagamitin ang Isaiah Kapitulo 45, versikulo 5. Ito ang nakasulat. Ako ang Panginoon at walang iba. Liban sa akin ay walang Diyos. Aking bibigkisan ka, bagaman hindi mo ako nakilala. Base dito, isa lang ang Diyos at wala nang iba. Tinutukoy dito ang Ama. Therefore, ang anak ay hindi Diyos. Magbigay sila ng konklusyon na si Kristo ay tao lang. Pati si Kristo ay nagpapatunay na ang Ama ay tunay na Diyos. Ito ang kailangan nagamitin. John chapter 17 verse 3. At ito ang buhay na walang hanggan, ang makilala kanila na iisang tunay na Diyos at si Jesucristo na iyon sinugo. Yun po ang dalawang talata na kadalasan na ginagamit nila, kapatid. Ito po ang dapat nating malaman na si Kristo po ay merong dalawang natures. In the person of Jesus Christ, He has two natures, human and divine. Isa siyang tao at isa din sa Diyos. Ano po ba ang kalata na batayan natin patungkol dyan? Atin muna po basahin ang John chapter 1, verse 1, kama 14. Nang pasimula ay naroon na ang salita. Ang salita ay kasama ng Diyos, at ang salita ay Diyos. Ang salita ay naging tao at nanirahan sa piling namin. Nakita namin ang kaluwalhatiang tunay na Kanya bilang kaisa-isang anak ng Ama. Siya ay puspos ng kagandahang loob at ng katotohanan. So ito po napakinggan na ang salita pala ay kasama ng Diyos. At ang salita ay Diyos. At ang salitang ito ay naging tao. Bago siya naging tao o nagkatawang tao, siya po ay Diyos. Linaw na linaw po sa talatang binabanggit natin. At si Kristo po ay hindi ibang Diyos sa Ama. Iisa lang sila. Atin mo nang basahin ang pahayag mismo ng ating Panginoon. John chapter 10 verse 30. Ako at ang Ama ay iisa. Therefore mga kaibigan, hindi ibang Diyos si Kristo. Ang Ama at ang Anak ay iisa lang. At ito po ang malaking bagay na hindi nalalaman natin. Mismo ang Diyos Ama ang nagpapatunay na ang Kanyang Anak pala ay Diyos. Atin mo nang babasahin ang Hebrew chapter 1 verse 8. Ito ang nakasulat. Ngunit
tungkol sa anak ay sinabi niya. Pero yun, kapatid na Francis, ito ay sinabi niya hindi sa anghel, hindi sa mga nilalang, kundi sa kanyang anak. Ano ba ang sabi ng Diyos Ama sa kanyang anak? Patuloy, kapatid na Francis. Ang iyong trono, O Diyos, ay magpakailan paman ikaw ay maghaharing may katarungan. So kita niyo mga kaibigan, kung naniwala tayo sa pagpatunay ng tao, lalo na sa pagpatunay ng Diyos Ama patungkol sa kanyang anak. Therefore, ang kanyang anak ay merong dalawang nature. Una, siya ay Diyos. At hindi na siya Diyos, naging tao rin, ng katawang tao. Jesus Christ is both human and divine. Yan po ang ating pagliginaw sa maganda mong katanungan, Kapuntos. At 5, Ti Maria, the tax safety. With